Mga kapuso, sa puntong ito, alamin natin ang mga kaganapan sa 4th North Hobby Expo ng Toycon Philippines 2023 na ginaganap ngayon sa Baguio City. Wala sa Baguio, makibalita tayo live kay Claire Lacanilaw. Claire, good morning! Good morning, CJ. Good morning, mga kapuso. Talagang mabubusog ang inyong mga mata sa dami ng laruan dito sa 4th North Hobby Expo 2023 na ginaganap dito sa Baguio City. Nagtipon-tipon ang mga cosplayers, artists, gamers, art toy designers at enthusiasts para sa 3-day event na ito. Tampok ang libo-libong mga laruan mula sa all shapes and sizes, mula sa pinakamaliit hanggang sa life-size na iba't ibang characters. Tampok din dito ang mga manga characters, anime characters, robots, superhero characters at cartoon characters. At this morning, makakasama natin ang art toy designer at enthusiast na si Sir Angelo Giboni. Sir, good morning and welcome to Mornings to Mark. Welcome to Mornings with Jemmy Regional TV. Good morning. I'm Angelo Giboni, also known as Mech Designs, sa mga fellow artists and collectors. Okay, sir. Sir, kamusta naman po ang experience dito sa ToyCon event? It's very exciting. I'm looking forward for a successful event on the 3-day North Hobby Expo. And I would also like to invite everyone to come join us here at Baguio Country Club to visit and see all the toys and exciting items that they're going to display here. Ayan, sir. Sir, kamusta naman po? Ano po yung naihahatid sa inyong gratification bilang collector po ba ng mga laruan? I'm both collector and also a toy designer. So right now, I'm having a custom show for my toy design. There are around 30 artists around the nation that is participating. Most of them have customized the figures on to express what their style is and their style on the custom show. Also, in terms of setup, napaka hassle-free. Wala kaming masyadong naging issue during the ingress. And so far, I'm really excited doon sa mga items na ipapakita ng mga exhibitors today and also on the next following 2 days. Okay, sir. Sir, ano po ba yung mga inspirasyon para sa paggawa ng mga likhang laruan? For the inspiration, iba-iba kasi per artist. For me, I'm reaching out on my profession. I used to be an IT engineer and automation engineer. So most of my figures are based on mechas, robots, engineering. So doon ako nagpo-focus. While other artists are honing their favorite pets, experiences, different styles ng painting skills. So depende kung ano yung trip ng artist. Okay, sir, short na mensahe na lang po sa ating mga aspiring or yung mga participants dito sa 3-day event na to, sir. Lagi ko sinasabi sa mga bagong artist na nakakausap ko is never give up on your dreams. No matter how difficult it is, just push. It can be delayed, that's okay, but never give up because life is too short for you to give up on something that you really want to do or love to do. Sir, maraming salamat. At mga kapuso, nakasama natin si Sir Angelo Giboni, ang art toy designer at enthusiast dito sa 3-day event. Samantala mga kapuso, official media partner din ang GMA Network or GMA Regional TV at Synergy. At meron ding nakaset up na booth para sa mga GMA merchandise. At yan muna ang latest dito sa Baguio City. CJ. Maraming salamat, Claire Lacanilaw.